Sa puntupong ito ay makakausap natin si Bohol Governor Edgar Chatto. Governor Chatto, magandang gabi po. Joseph Moro po ito. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi sa ating tagapakinig. Sir, yun muna ito tayo sa update po muna tayo ng ating detalye. No? Sinabi po ni Salima kanina, 77 sa inyong probinsya lamang yung nakalap nyo na bilang na mga nasawi doon sa Lindol kanina. Tama po, yung 77 figure, kasi yung latest count doon sa isang bayan lang, bayan ng Luon, meron ng 18 fatalities ang recorded. Opo. Ito eh, nadagdag doon sa original figures that we got at 1 o'clock p.m. So yung latest figure yan, ngayong gabi, umabot na siya ng 77. Maraming bayan ang nag-contribute sa 77. Oh. Pero ang biggest figure is contributed by the town of Luon. May gumuho kasi na mga barangay na may mga mountainous areas at tinamaan yung houses, yung mga bahay-bahay nila doon. So we have the big figure in that particular area. Sir, I understand medyo may problema pa rin po doon sa access, no? Papunta doon sa Luon. Ano po yung kasalukuyan nating ginagawa para mapuntahan yung mga apektado nating mga kababayan doon sa lugar na yon? Meron tayong access route going to these municipalities, passing through a different area. Kasama dito yung route galing ng Balilihan, going to Antiquera, and then there's also a route that goes from Katibian going also to San Isidro and Antiquera. Meron ding daan na it will be a little bit circuitous kasi dumadaan siya sa Tubigon muna bago bababa sa bayan ng Luon. Yung Luon at saka yung Maribok ay magkatabi lang yon. Sir, yun pong linya naman ng komunikasyon, yun po bang papunta sa mga taga-Luon ay natatawagan nating gobyerno? Pakiulit nga. Sir, yun pong linya ng komunikasyon natin doon sa mga barangay doon sa Luon, may pagkakataon po ba tayo na na-access natin, nakakausap natin yung mga tao natin doon sa Luon? Yes, meron tayong communication doon sa mga cell phones nila. We have direct contact with the mayor of Luon. And just a few minutes ago before our show tonight started, we also had a discussion with some officials of Luon who visited us at the Provincial Disaster Risk Management Office at in Tagbilaran. So, kumukuha sila ng mga supplies dito sa Tagbilaran. Nakababa rin sila from the mountainous areas of the town of Luon. Medyo circuitous lang ang daan nila. Governor Chatto, are there any rescue operations being conducted as we speak? Yes, the team coming from the MMDA through the courtesy of Chairman Francis Tolentino just arrived from Manila and they will be helping us in the town of Maribohol, okay, where there is a reported possibility of some students that might na posibleng nasama doon sa pag-collapse ng eskwelahan. An institute just beside the church of Maribohol. Okay. The entire church was damaged and it was totally flattened to the ground kasama yung high school. So ito yung dahilan kung bakit yung mayor ng bayan were saying that we should explore possibilities of recovering if ever some students, no? Pero ano pa ito? Exploration ito na gagawin tonight dahil dumating ang grupo from the MMDA. Okay. And then from the time the MMDA will finish its work in Maribohol, they have been set to visit also, to be also in the town of Luon, in the mountainous barangays where there are still persistent reports of possible victims that have been buried underground, beneath the ground, sa pagguho ng mountainous barangays ng highlands of Luon. Sir, I'll just follow up yung latest information nyo. Ano po yung pangalan ng institute na sinasabi nyo na posibleng may mga na
natabunan ng mga estudyante? Is St. Vincent Institute in the town of Maribohol. Sir, may estimate po ba yung lokal na pamahalaan doon kung ilan yung tinitingnan natin na bilang ng mga estudyante na maaaring naapektuhan doon? I was asking from the mayor such information and they could not provide us an exact description of how many students. Kasi wala namang pasok sa araw na ito. Okay. But those students, they said, just went to the school trying to do some school work even if there were no official classes. So, ang kabanang nila kung baka nasama doon sa rubbles of the church and the high school. Okay, hopefully hindi po. Sir, let's go to the airport. Ano po yung mga damage na nasustain ng ating airport? Kasi medyo tourist spot kayo, no? And we can expect mga maraming turista na pumupunta sa inyong lugar. Meron po bang damage and what's the situation there now? Pwede po bang makabiyahe na dyan yung mga ating aeroplano? Kaninang umaga, there were some suspensions of flights to Tagbilaran. But early in the afternoon, the airlines resumed their flights. As structural inspections were done doon sa terminal ng airport, hindi naman gaanong na-damage siya. And I think the tower of the airport was also partly damaged, but the flights were resumed immediately in the afternoon. So the flight schedules in Bohol today and tomorrow are already normal. It's only the port of Tagbilaran na heavily damaged talaga. That the PPA officials who reported to me at the disaster management office were saying that they could not resume the vessels using the port of Tagbilaran until such time when structural engineers will be able to evaluate the usefulness and the safety of the port of Tagbilaran. Okay, Governor Chatto, alam namin na marami kayong trabaho at pagod na pagod kayo. Maraming salamat po. Bohol Governor Edgar Chatto, ingat po kayo dyan.